Hindi pa rin naaayos ang relasyon ng lokal na pamahalaan ng Cebu City at ng PNP matapos palitan ang hepe ng pulis ng lungsod nang hindi kinukonsulta si Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Binawi na sa mga pulis sa mga baril at sustentong ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan. At live mula sa Cebu City, may report si June Veneracion. June? Chino, sa kampanya kontra droga at kriminalidad, mahalaga ang pagtutulungan na lahat. Pero dito sa Cebu City, abay malamig ang relasyon ng city government at ang pulisya. Katunayan, nagkakabawasan pa nga ng suporta. Binawi ng City Hall ng Cebu ang mahigit 50 baril na pinahiram sa PNP. Ipinahinto ang allowance sa mga bagong assign na pulis sa lungsod na mula 2,500 hanggang 10,000, depende sa ranggo. Ang 15 patrol vehicle na ito ay ibibigay na sana ng city government ng Cebu sa PNP. Pero dahil nga sa galit ni Mayor Tomas Osmeña, ipinatigil niya muna ito at hindi na muna mapapakinabangan ng mga pulis. Ang galit ni Mayor Osmeña nagugat sa hindi pagkonsulta sa kanya ng PNP nang palitan kalagitnaan ng Hulyo ang kanyang city director na si Senior Superintendent Benjamin Santos. Sa ilalim ng local government code, may kapangyarihan ang lokal na opisyal na mamili ng hepe ng pulisya sa kanyang lugar. One way or another, he was insulted for not being consulted by the PNP hierarchy. Ang acting city director ng Cebu na si Senior Superintendent Joel Doria, iniisnap din daw ni Osmeña. Hindi pa sila nag-uusap ng city director kasi yung city director gusto niyang mag-courtesy call kay mayor pero hanggang ngayon hindi pa siya inaharap. Alam na raw ng Malacanang ang problema ng Cebu City PNP. Inihahanda na raw ang tulong na ibibigay sa pulisya. Ang sigalot sa pagitan ni Mayor Osmeña at PNP ay nangyari sa kasagsagan ng kampanya kontra droga. Kahit na tinigil yung support sa Cebu City Police Office, tuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin at yung support na binibigyan ng police sa Cebu City ay buong-buo pa. Kinumpirma naman ni Chief Superintendent Noli Talino na naka-confine pa rin sa isang ospital sa Cebu City si Albuera Lady Mayor Rolando Espinosa Sr. na sangkot umano sa illegal na droga. Chino, sabi ng ilang source ng GMA News ay isa daw sa mga dahilan kung bakit na-relieve yung dating city director ng Cebu ay dahil may connection daw ito kay dating Police General Marcelo Garbo. Na alam naman natin na inugnay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa operasyon ng illegal na droga. Katunayan dito sa buong Region 7 na Chino ay mahigit 30 police official na daw ang na-relieve dahil ang tinitingnan sa kanila, tinuturing silang mga bata o mano nitong si dating Police General Marcelo Garbo. Chino. So June, ano ba ang gusto ni Mayor Osmeña? Maibalik yung mga dating opisyal ng kapulisan sa Cebu, tama ba? Ang gusto niya talaga unang-una at kinaiinsulto daw niya base na rin doon sa pakikipag-usap natin doon sa kanyang public information officer ay hindi man lamang daw siya kininsulta nung relieve yung dating city director ng Cebu City na siya Senior Superintendent Benjamin Santos sa Chino. At bigla na nga lang pumasok itong acting city director na si Senior Superintendent Joel Doria na base nga doon sa report ay hanggang ngayon ay gumagawa doon ng effort na maski pa pari makapag-courtesy call sa alkalde pero hindi daw ito nakakaraso, Chino. Naku, June, habang nangyayari yung parang tila tampuhan sa pagitan ng PNP at ng mga lokal na opisyal dyan, nakaka-apekto ba ito sa kampanya kontra droga sa Cebu? Ang nangyayaring parang sigalot no? O parang away sa pagitan nitong lokal na pamahalaan at ng Philippine National Police. Chino, bagamat nakita naman natin kung gaano kadami yung mga naging kabawasan doon sa tulong ng city government doon sa PNP, malaking bagay syempre sa mga pulis yung allowance. Although, nililinaw naman ng city government, Chino, na ang tinanggalan lamang ng allowance yung mahigit 100 plus na police official and personnel na bagong pasok dito sa syudad. Mm-hmm. Pero yung mga iba pa na nakakatanggap ng allowance ay tuloy-tuloy naman daw. Siyempre, tinanggalan din yung mga baril. At siyempre, napakalaking bagay din sana yung mga 15 patrol vehicles kung naibigay sa Philippine National Police. At alam naman natin kung gaano ka-importante yun sa kanilang mobility. Pero ang sinasabi naman ng Philippine National Police, despite that, ng mga ginawa na yon sa kanila, yung pagtanggal ng suporta, ay tuloy pa rin naman daw yung kanilang operasyon. Mm-hmm. At nangako naman daw ng palasyo na pupunan yung mga kakulangan na nangyari dahil nga doon sa medyo sigalot ng city government at ng PNP Cebu City, Chino. Maraming salamat, June Veneracion.